Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah mga kapatid, ang tatalakayin natin ngayong gabi ay patungkol sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summarize lamang natin. Ito po ay apat na hadith. Nakuha na natin ito eh. Yung mga umatin sa atin dito palagi na tungkol sa 40 hadith ni Imam An-Nawawi, nakuha natin yung apat na ito. Ngunit, maikli lamang yung mga hadith na ito at isasummarize natin kung sino yung makasaulo ng apat na hadith na ito, mga kapatid. Kung sino ang makasaulo ng apat na hadith na ito at isabuhay niya, saklaw niya na ang buong kaugalian at tamang asal ng isang Muslim. No, yung apat na hadith na ito. Inshallah, isaulo natin ito at isabuhay natin bin nila ang apat na hadith na ito. Ang una, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Ito yung unang hadith. Sino man anya, man kana yu'minu billah, ang may ganap na paniniwala kay Allah, wal yawmil akhir, at naniniwala ka sa kabilang buhay, naniniwala ka na may paraiso, may impyerno, naniniwala ka sa buhay sa libingan, sa sirat al-mustaqim, yung daan na manipis pa sa buhok, at mas matilim pa sa espada, ito'y tulay sa kabilang buhay, lahat ng sumasampalataya dadaan doon. Lahat ng tao, kung sino man ang may ganap na takot kay Allah, depende sa iman niya, dadaan siya roon na parang kidlat. Napakabilis. Yung sirat al-mustaqim na tinatawag. At yung iba naman, sinasabi ng ibang mga ulama, sa hadith ni Propeta Muhammad SAW, parang nakasakay sa kabayo, meron naman ang bilis tumakbo at meron naman gumagapang. Tapos babagsak sila sa impyernong apoy. So, kabilang ito sa parte ng kabilang buhay. Tayib, sino man ang naniniwala kay Allah at sa kabilang buhay, ano yung kasunod ng hadith? Falyakul khayran aw liyasmut. Siya ay magsasalita ng mabuti o di kaya siya ay tatahimik na lamang. Siya ay mananahimik na lamang. Mga kapatid sa Islam, ang hadith na ito ay nag-uutos sa atin kung tayo ay naniniwala kay Allah, tayo ay sumasampalataya, ang pawang lalabas sa bibig natin ay mga kabutihan lamang. Ano po? At ang isang da'ya, ang isang mangaral sa Islam, advisable sa kanya yung magsalita na magsalita kahit 24 hours. Kahit 24 hours. Bakit? Dahil ang ginagawa niya, pagpaparating ng katotohanan sa mga tao. Ipinaparating niya ang Islam, ang mensahe ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao. Nag-uutos ng mabuti at nagbabawal ng masama. Ito yung isang sumasampalataya kay Allah. Ngunit kapag may problema sa paniniwala kay Allah, may problema sa paniniwala sa kabilang buhay, kung ano-ano lamang yung sinasabi niya, wala siyang pakialam. Kaya kwento ng kwento, ano po, sa mga tao, ganito-ganyan, hanggang sa mapag-usapan na si Fulan, kahit sarili niya hindi niya pinagtatakpan, alam niyo mga kapatid, mayroong hadith si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, "Kullu ummati mu'afa." Ang lahat ng aking tagasunod ay mu'afa. Pag sinabing mu'afa, ito ay galing sa word na afu. Lagi natin narinig kapag Ramadan, di ba? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tuwing Ramadan, lagi natin narinig. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng aking umma, ibig sabihin lahat ng sumunod kay Allah, naniniwala kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mu'afa. Papatawarin ni Allah ang kanilang mga kasalanan. Illa al-mujahirin. Sino yung mga mujahir? Sila ng mga gumagawa ng kasalanan ng hayag. Yung hayag na kasalanan at ipinagmamalaki nila sa iba ang kanilang mga kasalanan. Dati, alam niyo bro, sinasabi ng ibang mga brothers, dati, ano ako, marami ako naging chicks. No? Lasinggero ako. No? Yung mga ganong bagay na ipagmamalaki mo, bawal po yun. Pero kung ikukwento mo
sasabihin mo, ako dati ganito yung ugali ko, para makakuha ng aral, kasi nagbalik Islam ka, okay lang po yung ganun. Dahil nagbago ka, binago ka ng Islam. Pero yung tinutuko dito, pinagmamalaki mo yung nagawa mong kasalanan, ito yung haram. Dami ko napatay dati. O dati, sugaro lang ako, alam niyo yun? Ngayon, kaya ko pang gawin yan. Tapos pinagmamalaki niya. At sinabi ni Propeta Muhammad SAW, wa inna minal mujahara, kabilang sa mujahara, ibig sabihin yung paggawa ng kasalanan na hayag, yung pinagtakpan ka ni Allah, tapos pinagmamalaki mo, wa inna rajul, ang isang lalaki gumawa ng kasalanan kagabi. Halimbawa, anong kasalanan? Wala nakakita, anong kasalanan na gawa mo? Nanood ng haram, tumingin ng haram, nagsalita ng haram, ano, hindi alam. Gumawa siya ng kasalanan, walang nakakita sa kanya. Ibig sabihin, pinagtakpan ka na ni Allah. Pero pinagmamalaki niya sa iba, yung nagawa niyang kasalanan kagabi, ito yung mga hindi papatawaran ni Propeta Muhammad SAW. Kaya mga kapatid, ang isang Muslim, lagi niya dapat kinokontrol ang kanyang dila. Huwag kang palakwento. Kapag hindi mabuti ang sasabihin mo, tumahimik na lamang. Ito yung utos ng Islam. Kung hindi mo makontrol ang dila mo, kung sino-sino yung kakausapin mo, kung sino-sino yung itchat mo, na wala namang tawag rito, say-say, tahimik yung buhay ni brother, tahimik yung buhay ng mag-asawa, tahimik yung buhay ng pamilya, makikisimis ka, mag-chat ka, dahil sa dila, hindi na control. Nasisira ang buhay ng iba. Diba? Nasisira yung kapatiran. Dahil sa dila. Maraming magkapatid sa Islam, close. Magkapatid sa Islam, nasisira dahil saan? Sa dila. Hindi lamang yon. Marami pang mag-asawa, isang pamilya, nasisira dahil saan? Dahil sa dila. Yung pakikihalubilo ng iba. Alam natin yan, mga kapatid. Mayroong isang kwento, patungkol ito sa hadith na tinatalakay natin. Mayroong isang, noong araw, alam natin, uso yung mga alila, di ba? Yung alila, binibenta. Alam po natin yung alila. Yung slave, mga alipin. Noong araw, binibenta. May lalaki, napakaganda ng bata na ito eh. Napakaganda. Tapos may napadaan na lalaki, gusto niyang bilhin yun. Sabi niya, bakit mo binibenta yung alipin mo na ito, yung lingkod mo na ito, yung alila mo? Napakagwapong lalaki, maganda. Sabi niya, oo, maganda nga siya. Ngunit may kapintasan siya, na ayoko. Sabi niya, ano yun? Nammam, yung tao na yan. Ibig sabihin ng nammam, chismoso o chismosa. Type? Totoo yung kwento na ito. Tapos, sabi niya, walang problema, yun lang pala. Hindi naman pala magdanakaw, hindi naman pala nananakit ng kapwa, ng kanyang amo, hindi naman pala mamatay tao, di lang yung problema, kaya kong baguhin yan. So binili niya yung alipin na yun, tapos pagkaraan ng, nung nasa bahay niya na, ilang araw, dalawang araw, okay naman, masipag na trabahador, masunurin, na lingkod, walang problema. Pero pagkalipas ng ilang buwan, unti-unting lumabas ang ugali niya. Kinausap nung lalaki, nung alipin na ito, ang asawa. Ang asawa na babae. Sabi niya, yung asawa mong lalaki, meron ng napupusuan na iba. Mag-ingat ka, mag-aasawa uli siya. So nagtaka yung sabi niyang babae, hindi, mahal ko na asawa ko, matagal na kayo magkasama. Hindi naniniwala. Pero dahil sa babae na ito, yung babae na ito, sobrang mahal niya yung asawa niya, pinayuan siya nung alipin. Sabi niya, gusto mo bang hindi natitingin ang asawa mong lalaki sa ibang babae? Sabi niya, oo. Kumuha ka ng balbas sa ilalim ng, ano, kumuha ka ng buhok. No? Buhok sa balbas niya. Sa pinaka-ilalim. Habang siya'y natutulog. Kumuha ka, tapos bigay mo sa akin. Parang gagawa siya ng ritual o anuman, Allah alam. Pero ito yung utos. Para hindi makapag-asawa yung asawa mong lalaki. Hindi makapaghanap. So pumayag yung babae. Tapos lumipat na naman yung alipin na ito sa asawang lalaki. Alaykum assalam wa rahmatullah. Jamil, min fadlik. Ha? Ano yan, kape? Kape. Sige, inshallah. Isa. Barakallahu fik. Ngayon, pumunta naman yung alipin na ito saan? Sa babae, sa lalaki? Sa lalaki. Sabi niya, ya maulay o ya sayidi. Yung asawa niyong babae, mayroong kinakasamang ibang lalaki. La ilaha illallah. Tingnan mo yung chismis. Diba? Hindi, mahal ako ng asawa kong babae. Sabi niya, mag-ingat ka. Mamayang gabi, kapag natulog ka, papatayin ka niya. Kaya huwag kang matutulog. So ano yung payo ng alipin na ito sa asawang babae? Kumuha ng balbas. Habang tulog yung ano, silang dalawa magkatabi, pero yung bawat isa nag-aalangan na eh.
Sabi niya, papatayin daw siya. Yung babae naman, gumagawa ng paraan para makakuha ng balbas. Kumuha siya ng malaking gunting. Malaking gunting o parang basta malaking pang-ahit yan. Para kumuha ng balbas. Tapos, nung pag-upo ng babae, kukuha na siya, akala nung lalaki, papatayin siya. Mayroon malaking palakol sa una nung lalaki. Tinaga niya yung babae. Napatay niya asawa niya. Subhanallah. Nalaman ng pamilya ng babae, pinatay nila yung lalaki. Bilang gante. Nalaman ng pamilya ng lalaki na pinatay yung kamag-anak nila ng lalaki, pinatay nila yung pamilya. So nagpatayan bawat pamilya. Dahil saan mga kapatid? Dahil sa chismis, dahil sa dila na yan. Kaya tayo mga lalaki, unang-una, pigilan natin ito, layuan yung katangian na ito, at hindi lamang to, payuhan natin ang ating mga asawang babae, ang ating mga kamag-anak na babae, ang ating mga anak, ang ating mga kapatid na pumili ng kanilang mga kaibigan. Allahu Akbar. Bakit? Dahil ang chismis kadalasan ito ay nangyayari sa mga kababaihan. Nabanggit sa banal na Quran, mga kababaihan, وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةِ الْعَزِيزُ تُرَاوِدُ نَفْسَهَا تُرَاوِدُ نَفْسَهَا عَنْ وقالت امرأة في المدينة وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود نفسها. Nakalimutan ko yung aya, pero sa Surat Yusuf, sa Tagalog, وقال نسوة, sinabi ng mga kababaihan, nagchismis na, mga babae, yung sayida, yung asawa ng gobernador na nag-alaga kay Propeta Yusuf, inaakit niya ang kanyang alila na si Yusuf alayhi salam. So nagchismis, kumalat yung balita na ito. Mga babae ito ha. Kaya tayo mga kalalakihan, payuhan natin ang ating mga asawa palagi na pumili ng kanilang mga kaibigan. Napakaraming chismoso, chismosa mga kapatid. Kaya nga sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, dalawang bagay ang nagpapapasok sa paraiso ng madami. Ha? Dalawang katangian, ito yung dahilan kung bakit nakakapasok ang tao sa paraiso. Ano yung una? Takwa Allah. Ang takot kay Allah. Ano ang definition ng takot kay Allah? Pagsunod sa mga kautusan ni Allah na alingsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pag-iwas sa mga kasalanan. Ito yung takot. Takot kay Allah. Ito yung unang dahilan kung bakit nakapasok ang mga tao sa paraiso. Pangalawa, yung tao na may mabuting pag-uugali. Husnul khuluq. At yung hadith na tinatalakay natin, yung apat na ito, kapag isabuhay natin ito at masaulo natin yung apat na ito, inshallah tataglayin natin yung may magandang asal at mabuting pag-ugali. Ano yung dalawang bagay na nagpapasok sa paraiso? Dalawang bagay na marami nakapasok ang tao sa paraiso. Takot kay Allah at may mabuting pag-ugali. Dalawang bagay din naman na nagpapasok sa impyerno. Dalawa. Ano yung uto? Una yung dila. Dila. Dahil sa dila ng tao. Pangalawa, yung ari natin. Yung ari. Ngayon mga kapatid, ang dila kasi minsan nakapag-shirk. Pag sinabing shirk, yung gumagawa, yung salita na pagkatambal kay Allah o aking Panginoon, iba naman yung sinasamba. Yung pagsabi ng kung wala lamang yung doktor, namatay na yung anak ko. Ito ay uri ng shirk, bawal 'to. No? Bakit? Kung wala lamang yung doktor, namatay na yung asawa ko. Kung wala lamang yung aso, nakapasok na yung magdanakaw. Hindi, bawal ito yung mga ganung kataga. Dapat lagi natin sinasabi, Alhamdulillah, sa tulong ni Allah, pagkatapos, yung doktor. Lagi nangiibabaw yung pananalig kay Allah. Naunawa natin mga kapatid, kaya sa dila, maraming naapektuhan sa dila. Dapat natin ito makontrol. Pangalawang hadith, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kabilang sa pagiging mabuti ng Muslim ng isang tao, ang pag-iwas niya, ang pag-iwan niya sa mga bagay na wala siyang kinalaman. Ito yung pangalawang hadith na dapat natin masaulo. Kabilang sa pagiging mabuti ng Muslim ng isang tao, ang pag-iwan niya sa bagay na wala siyang kinalaman. At napakaraming mga tao na hindi isinasabuhay yung hadith na ito. Laging nakikihalubilo sa wala naman siya kinalaman. Hindi niya naman kaano-ano, hindi niya naman kamag-anak, pero nakikisali. Ano nangyari kay brother? Ba't ganito? Ba't ganyan? Ano nangyari?
laging gustong alam, laging yung gusto niya, kasali siya sa ganung problema. Particular sa mga ano to ha, yung away mag-asawa, ang dami nakikisali. Di mo naman, wala tayong karapatan para makisali dyan. Yung dapat makisali sa buhay may asawa, sino? Sino yung dapat makisali? Yung may otoridad. Yung may otoridad. Pangalawa, yung kamag-anak. Yung magulang, yung mga wali. Sila yung dapat unang pumasok sa buhay may asawa. Kapag tayo, wala. Sa akin mga kapatid, sa aking Facebook page, ang daming nagre-reklamo, mga babae, kasamanbilla. Yung pangalawang asawa, pangatlo, ang dami talaga. Ano yung sinasabi ko? Pumunta, maghanap kayo ng judge na malapit sa inyo. Sa kanya kayo magreklamo. Yung may otoridad, hindi ustad sinasabi ko. Bakit? Kasi kung ustad ang pupunta nila, problema, yung ustad na yon may kaalaman ba? Baka hindi marunong humingi ng payo. So lagi ko sinasabi, pumunta kayo dyan sa judge na malapit sa inyo, yung mga may otoridad. Ako magbibigay lang ng payo, yun lamang kayong sabihin. Pero yung makikihimasok ako, kasi ako walang otoridad eh. Alhamdulillah, nag-aaral tayo sa Islam, pero may otoridad ba ako? Wala. Kahit memorize ko pa yung Quran, kahit memorize ko pa yung lahat ng sunnah, kahit maging doktor pa ako, kung wala akong otoridad, hindi ako kinikilala ng government. Sa Pilipinas, sa Saudi Arabia, hindi tayo binigyan ng otoridad para magbigay ng hatol sa buhay may asawa, wala tayong karapatan. Ang iba, subhanallah, maraming mga tao, yung nagbibigay ng payo sa mag-asawa, ang payo niya para hiwalayan si brother, tapos gusto nang nagbibigay ng payo, pakasalan si sister. A'udhu billah. Ang dami niyan. Wallahi, ang dami niyan. Kapag wala tayong kinalaman sa isang bagay, mga kapatid, huwag tayong makisali. Halimbawa, sa isang usasasyon, sa isang foundation, sa isang samahan, hindi naman natin kaano-ano sila, huwag tayong papasok. Huwag tayong makikisali. No? Pero kung nakikita mo, eto ha, tandaan natin ito, kung nakikita mo na makikinig sa'yo yung taong may problema, nakikita mo, ramdam mo, ginagalang kanya, nire-respeto ka niya, mataas yung tingin niya sa'yo, walang problema na ikaw mismo yung dumayrek sa kanya para payuhan at paalalahanan siya. Bakit? Ang sabi sa banal na Quran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Magpaalala ka, O Muhammad, sapagkat ang pagpapaalala ay nakakapagbigay pakinabang sa mga sumasampalataya. Kung sumasampalataya yung tao na yun, tatanggapin niya yung payo mo. Ang Islam, dinun nasiha. Sabi sa hadith din, ang reliyong Islam ay pagpapayuhan. Ngunit mga kapatid, lagi natin tatandaan, anzilun nasa manazilahum. Sabi sa hadith, ilugar ninyo yung mga tao na inyong kinakausap. Hindi lahat kailangan tayo makisali, makipasok, hindi. Pagpasok natin sa bahay, inibitahan tayo, tingin ka ng tingin dito. Mashallah, bro, ano to? Mashallah, ganda na ito. Bro, ano to? Yung ganun? Huwag ganun. Hindi yun ugali ng isang Muslim. Yung hadith, min husni islami rimar tarku ma la ya'ni. Kabilang sa pagiging Muslim ng isang tao, pagiging mabuti ng Muslim ng isang tao, ang pag-iwan niya saan? Sa mga bagay na wala siyang kinalaman. Hindi lahat tanong ka lang, tanong, bakit ganito, bakit kanya? Hindi. Napakaraming ganyan tao. Yung lagi nakikihalubilo, no? Na wala naman siyang kinalaman sa isang bagay. Pero nakuha niyo ba yung point ko? Kapag may isang tao na kinikilala kang brother, ginagalang ka, nirespeto ka, tapos nakikita may problema siya, walang problema na payuhan mo siya. No? Kasi ang tao nangangailangan ng payo. Kapag nanghihina tayo, nandiyan yung mga kapatid natin na magpapaalala, magpapayo sa atin. Pero yung lahat ng tao na lang pinupuntahan mo, ba't ganyan? Ano yung problema? Ba't ganito, ganyan? Mali yung ganun. Kailangan tignan mo yung mga tao na kinakausap mo. Napakaganda ng Islam, di ba? Napakaganda. Lahat tayo pantay-pantay. Ngunit, tinitignan dapat natin yung level natin. Halimbawa nito, yung hari, nakagawa ng kasalanan. Yung presidente, nakagawa ng kasalanan. Yung amir, yung leader, nakagawa ng kasalanan. Yung pinuno, nakagawa ng kasalanan. Tayo ba magdadirect na magpayo sa kanya o meron siyang tagapayo talaga, advisor? Anong gagawin natin? O magpo-post tayo sa social media, ganito yung king, ganito yung hari, ganito yung presidente? Hindi. Kung may pagkakamali, pumunta tayo sa kanyang advisor at yun yung magpapayo.
Maliwanag mga kapatid? Kaya isaulo natin yung pangalawang hadith na ito. Yung una, ano yung una? Sino man ang naniniwala kay Allah at sa kabilang buhay, ha? Falyakul khayran aw liyasmut, magsalita ng mabuti o tumahimik. Yung pangalawang hadith, kabilang sa pagiging mabuti ng isang tao ang pag-iwan niya saan? Sa mga bagay na wala siyang kinalaman. Pangatlo, pangatlong hadith, may pumunta na lalaki kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, ya Rasulullah, ausini, o sugo ni Allah, payuhan mo ako. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, huwag kang magalit. Faraddada miraran, inulit niya uli, ya Rasulullah, payuhan mo ako, la taghdab. Pangatlo uli, ya Rasulullah, payuhan mo ako, la taghdab, huwag kang magalit. Tatlong beses, inulit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang galit, mga kapatid, ito ay mula sa shaitan. Kaya ang tao, kapag siya'y nagagalit, may kilala ka, tao nagagalit, ang unang gagawin mo, ha? Paupuin mo siya. Paupuin mo natin. Baguhin mo yung kanyang kalagayan, tapos pahigain mo. Kapag hindi pa rin kaya, pinakalma mo na siya, upo ka. Bro, upo ka muna. Sister, upo ka muna. Pakalmain mo siya. Pag hindi kaya, anong gagawin mo? Pagwuduin mo siya. Mag-ablution. Bakit? Ang shaitan, saan nagmula? Sa impyerno, di ba? Mula sa apoy. Ang tubig, pinapatay niya yung apoy. So, pagwuduin mo siya, brother, magwudu ka. Sister, magwudu ka. Tapos, kapag wala pa rin, pagsalahin mo ng dalawang rakaasun. Ganun, napakaganda ng Islam. E ito yung gagawin natin. Kaya napakaganda, mga kapatid, kung meron kang asawa na kapag nagagalit ka, pinapayuhan ka ng ganito. Umupo ka, nag-aaway kayo mag-asawa. O kaya nag-aaway kayo ng meron kang magulang na alim, ustad. O kaya hindi man alim, hindi man ustad yung tatay mo, pinapayuhan ka ng ganitong payo. Upo ka muna. Anak, upo ka. Magudo ka. No? Magsabi ka na, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Napakasarap sa pakiramdam. Tayo, magkakapatid sa Islam. Kung isa sa atin nagagalit, payuhan natin ng ganito. Bro, upo ka muna, bro. Higa ka muna, sandal ka muna. Pag wala pa rin, magudo ka. Magsalakan, dalawang raka. Napakaganda ng Islam. Ang galit, kapag hindi ito nakontrol, para itong bulkan. Maaaring humantong sa pagpatay, maaaring humantong yung mga sikreto na hindi dapat malaman, nasasabi. Kaya ang dapat sa isang Muslim, kontrolin niya ang kanyang galit. Katulad sa hadith na ito, tatlong beses sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Tatlong beses. At napakaganda, mga kapatid. Napakaganda. Kapag mayroon kang kakilalang brother na hindi nagagalit, kasi lagi kang sasama sa kanya. Maka-upload ka ng aral, hindi nagagalit. Basta na si brother, hindi marunong magalit. At napakaganda rin, yung tao na nakokontrol niya ang kanyang galit. At ang galit, ito ay mayroong apat na uri. Tao, mabilis magalit, mabilis din mawala yung galit. Mabilis magalit, mabilis mawala yung galit. Mabilis magalit, matagal mawala yung galit. Huh? Mabilis magalit, tapos napakatagal pa mawala yung galit niya. Taon, years, hanggang namatay na lamang yung kaaway niya, hindi pa sila nag-uusap. Hindi pa nagbabate. Hindi nagpapatawaran. Namatay na lang yung bawat isa sa kanila. O di kaya yung taong galit na yung mismo, daladala niya yung galit niya hanggang sa shahidat na ng kamatayan. Mabilis magalit, matagal, mawala yung galit. Meron naman tao, matagal magalit, mabilis din mawala yung galit niya. Napakatagal niya magalit. Insultuin mo siya, maliitin mo siya, nasuntukin mo siya, saktan mo siya, nagalit na. Nagalit siya ngayon. Ngayon, siyempre, tao lamang. Nagalit na siya. Kasi yung sabar, minsan parang tubig yung sabar eh. Parang tubig. Nilalagyan mo ng tubig, ay parang baso na nilalagyan mo ng tubig, tapos napupuno rin. Pero mamaya-maya, magtataka ka, wala na yung galit niya. Ang tagal niyang magalit, tapos mamaya-maya, parang wala, nakalimutan na. At mayroon naman tao, matagal magalit, at matagal din, ha? Mawala yung galit niya. So, sino yung pinaka mainam dito sa apat na ito? Bro, yung pangatlo, ano yung pangatlo?
Mashallah. Oh, ano yung pinakapangit dito? Nuruddin. Pangit yun? Pangalawa. Yung pinakapangit dito, yung mabilis, magalit, lagi nilang galit. Mabilis magalit talaga. Tapos, taon. Taon bago mawala yung galit. Kaya napakapangit ng ganito. So ito yung payo sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng Muslim, lahat ng niniwala kay Allah sa kabilang buhay, yung pangatlong payo, ano? Huwag magalit. At yung pang-apat na payo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag masaulo natin yung hadith na ito at isa buhay, inshallah, saklaw natin yung kagandahang asal at pag-uugali. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hindi ganap ang paniniwala ng isa sa inyo hanggat hindi niya naising mahalin ang kanyang kapatid tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. So sa Islam, walang tribalism, no? Walang discrimination sa Islam. Arabo kami yung mabuti. Amerikano kami yung mabuti. Taga Mindanao kami yung mga naunang Muslim sa Pilipinas. Kami yung mabuti. Balik Islam kami yung mga nagadawa sa mga hindi Muslim, kami yung mabuti. Wala. Walang ganun. Lahat tayo pantay-pantay, para tayong suklay. Pantay-pantay sa paningin ni Allah. At ang pinakamainam sa atin kay Allah, sino? Siya na may ganap na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. In akramakum indallahi atqakum. Ang pinakamainam sa inyo kay Allah, siya na matatakutin. Ito yung pinakamainam sa atin. Kaya kung gusto mong maging ganap ang iyong paniniwala kay Allah, mahalin mong iyong kapatid. Ano man ang itsura niya, ano man ang katayuan niya sa buhay, ano man ang kulay niya, kapag siya ay nagsasabi ng walang ibang Diyos liban kay Allah, dapat mo siyang mahalin na tulad ng pagmamahal mo sa kanyang sarili. Kaya nga dito sa Saudi Arabia, subhanallah, dito sa lalo sa Buraida, magtataka kayo. Yung mga nakasakay sa sasakyan, hindi mo naman kilala. Di ba? Taas kamay. Yung iba pa sa inyo siguro naka-meet. Hindi mo kilala talaga. After ng sala, tafaddal ma'ana ilal bait. Sino nakaranas sa inyo na ganito? Akin, ang dami. Hindi mo kilala yung tao pero... No? Parang ano, salamu alaikum, di ba? Salamu alaikum. Tataas ang kamay sa'yo. Maraming ganyan. Bakit? Kasi yan ang utos ng Islam. Sa Pilipinas, magaganyan ka. Ano sabihin sa'yo? Sino? Feeling close naman tao na yun. O kaya, magaganon ka sa kanya, hindi mo naman kilala. Matakot ka, ano kayo yung balak mo ito, parang ano. Di ba? Dito sa Pilipinas, sa Saudi, subhanallah, panatag ka. Yayain ka pa, tafaddal mana. Ako, hindi ko lang na-videoan eh. Kasi yung mga Arabo, sensitibo. Yung iba sa kanila, bawal. Hindi namin kilala, inimbita kami sa bahay nila. Subuan nga natin kung totoo. Tafaddal mana. Yung kape, shy, papasukin ka sa bahay nila, maganda yung bahay nila. Pero parang pagpasok mo, parang feel at home ka na. Ang daming ganyan. Subhanallah. Kasi yan ang utos ng Islam. Hindi ka magiging ganap na Muslim kapag mayroong hampagkamuhi sa iyong kapwa. Wala kang magagawa kapag Muslim ka, kapag ikaw ay tunay na sumasampalataya kay Allah, dapat mong mahalin ang iyong kapatid na Muslim. Ito ang utos sa atin. At ang una natin dapat mahalin sa level ng mga tao, sino? Ang una dapat natin mahalin. Ha? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung mga sahaba. Tapos yun? Ang magulang natin. Ang mga magulang natin. Tapos? Ang magulang, kamag-anak, asawa, mga anak. No, sila yung mga dapat nating inuuna. Taib, nawa nakapulot tayo ng aral sa gabing ito. At inshallah, isabuhay natin yung apat na hadith na ito. At bago natin tapusin, Brother Isa, ano yung apat na hadith na ito? Ano yung una? Hindi, ano yung una? Apat na hadith to, di ba? Ano yung una? Bro Adel, narinig mo? Apat na hadith, sabi natin, kapag isinabuhay mo, nasa ulo mo, saklaw mo na ang kagandahang asal at kabutihang asal. No? Kabutihan, mabuting pag-uugali. Ano yung apat na ito? Nuruddin, ano yung una? Ha?
Ayun yung una. Sino man ang may ganap na paniniwala kay Allah at sa kabilang buhay, ano yung gagawin niya? Magsalita ng mabuti at tumahimik. Kung hindi ka magsalita ng mabuti, ano gagawin mo? Tahimik na lamang. Tahimik na lamang. Ano yung pangalawa? Ano yung pangalawa? Min husni islamil mar tarku ma la ya'ni. Sino man ang kabilang sa pagiging mabuting ng Muslim ng isang tao, ang pag-iwan niya sa mga bagay na wala siyang kinalaman. Yung pangatlo, ha? La taghdab. Huwag magalit. Pangapat, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.